Stephen Curry, mga idol, ginamit nga ang kanyang signature na pang-aasar sa mga NBA teams na kanyang ang tinatalo at ang kanyang latest biktima, ang team ng Dallas Mavericks. With 1 minute left nga, mga idol, binigyan ni Stephen Curry ng 10-point lead ang kanyang team with a 3-pointer. At ito, mga idol, night-night nga daw habang ang bola ay nasa ere pa lamang. At nung ma-shoot niya na nga ito, mga idol, ginamit niya na talaga ang kanyang signature hand na parang natutulog. Sinasabihan niya na nga ang team ng Dallas Mavericks na good night dahil tapos na ang laban na ito. Kaya nga't nagtataka ang maraming NBA fans, paano ba daw ito nagagawa ni Stephen Curry? Sobrang confident niya nga, mga idol, lalong lalo na sa kanyang mga 3-pointer at pati na rin sa kanyang mga dagger threes. Ginamit niya nga ito, mga idol, para laglagin ang team ng Memphis Grizzlies sa playoffs. Tapos ngayon naman, ginamit niya sa Game 2 against sa Dallas Mavericks. Kayo, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa signature move at pang-aasar ni Stephen Curry na night-night? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin ang all defensive teams na nilabas ng NBA. All defensive first team ay nandyan si Giannis Antetokounmpo, Mikal Bridges, Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr. at Marcus Smart. All defensive second team, mga idol, Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Matisse Thybulle at Robert Williams. Pero mga idol, ayon sa ilang mga NBA fans, tapos si Jrue Holiday nga daw ay nasa first team at eto nga si Mikal Bridges ay nasa second team lamang. Yan, mga idol, ang mga apila ng mga NBA fans. Pero wala na nga silang magagawa kung hindi magreklamo na lang dahil yan na nga ang official na first team at second team pagdating sa depensa. At sa ating next balita naman, mga idol, eto nga si Kevin Looney ay gumawa ng history dahil first ever Warriors player nga siya, mga idol, na umiskora ng 20 plus points and 10 plus rebounds sa isang playoff game. At alam niyo ba, ang huling Warrior player na gumawa nga niya sa regular season ay 45 years ago na nga na si Robert Parrish. Kaya naman pinasalamatan siya neto ni Steve Kerr after the game dahil sa kanyang naging effort, lalo na sa kanyang rebounding, pati na rin sa kanyang magaganda at matatalinong desisyon na ginawa niya sa game 2, kaya nga nanalo ang Warriors. Kaya naman, mga idol, binigyan niya siya ng MVP chant ng mga fans ng Warriors at pagpapakita ito ng kanilang appreciation sa ginawa ni Kevin Looney against sa Dallas Mavericks ngayong Game 2. At sa ating susunod na balita nga, mga idol, ay pag-uusapan nga natin ang isa sa mga paraan na pwedeng gawin ng team ng Los Angeles Lakers para nga makuha si Zach LaVine mula sa Chicago Bulls. Isa nga itong 3-team trade, mga idol, ang kapartner pang isa nila ay ang Charlotte Hornets, kung saan matatanggap ng Chicago Bulls si Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr., Mason Plumlee at pati na rin ang dalawang first round pick ng Lakers 2027 at 2029. Matatanggap naman ng Charlotte, mga idol, eto nga si Russell Westbrook at pati na nga rin dalawang second round pick at itong Lakers matatanggap si Zach LaVine at si PJ Washington. Yan nga ang isa sa mga trade scenario, mga idol, kung saan makukuha ng Lakers itong si Zach LaVine na pwede nga nilang gawin ngayong offseason. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito sa 3-team trade ito na magdadala kay LaVine sa Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!